Magandang araw na naman pong muli sa inyong lahat mga ka-vlog, boss, idol, regular viewer, silent viewer at kasama na rin po ang lahat ng mga OFW. Ang gagawin ko po ngayon ay mag-install po ako ng push button switch. Itong push button switch po na to ay para magamit po yung welding machine na to dahil defective na po yung voltage regulator niya. So ginawan ko po ng paraan, lalagyan ko po ng push button switch para mag-direct po yung power supply ng dumaan po sa resistor. So itong resistor po na to ay pag oras po na ito po yung gagamitin kong supply papuntang winding po ng welding machine generator ay hindi po niya kayang i-activate yung internal winding po ng welding machine generator dahil po kung titignan po natin itong supply po na to ay ang lakas po ng liwanag. Pansinin nyo po. So dito po sa output na to, itong isang terminal na to ay napakaliit na lang po ng power na lumalabas dito. So pag ito po ang sumuplay po sa winding ng welding machine generator ay hindi niya po kayang ipaganahin yung welding machine generator. So hindi po didikit yung pag-welding kapag mayroon po tayong wini-welding. So kailangan po siyang masupplyan po ng hindi po dadaan po dito sa resistor na to. So ito po yung ginamit ko para mag-jump po yung supply na to dito sa kabila sa pamamagitan po ng push button switch na to. Yan. So once na pinos ko po itong push button switch na to, itong power supply po na to tatawid po dito ng hindi dadaan po rito. So doon po mag-activate na po at magkakaroon po ng power supply na 150 volts up to 200 volts. Dito po magsusupply po siya ng 150 up to 200 volts. Yun po yung sapat na gagamitin ng welder para magawa po niya yung tamang pag-welding ng bakal. So kapag dumaan naman po dito na hindi po natin gagamitan nito, so ang lalabas lang po ay 100 volts, so hindi po sapat yun para magawa yung pag-welding po ng maayos. Hindi po didikit yung metal bakal po na wini-welding. So kung hindi po sana sira itong voltage regulator na to, ay kahit na wala po itong push button switch na to, kasi ito po yung magsusupply papuntang winding po ng welding machine generator para mag-output po siya ng 150 volts up to 200 volts. Ito na po yung tanging paraan para magamit po siya. At kung hindi man po makabili ng panibagong voltage regulator ay temporarily po ay magagamit na po siya. Basta't once na nag-output po siya ng 100 volts, pipindutin lang po itong push button switch na to ay gagana na po siya ng 150 volts up to 200 volts. At kung pag-start naman po ng welding machine generator ay 150 na kaagad o 220 volts. So hindi na po kailangan na i-post itong push button switch na to para mag-activate, kasi ibig sabihin po nag-activate siya yung voltage regulator na to. So depensa lang po to once na yung voltage po output ay 100 volts lang. So ito po yung backup niya. At ilalagay ko po dito sa may panel para makikita po ng welder at naka-ready po siya. Pag sakaling 100 volts po yung lumalabas. So mayroon na po akong dating video nito mga nagdaan, pero hindi ko pa po pinakita kung bakit po naglagay po ako ng wire. So ito na po yung ibig sabihin po ng push button switch na yun. Push button switch po na to ay para po itong supply na to hindi na po magre-reduce papunta dito. Ito na po ang pipindutin para hindi po mag-reduce yung power supply na papuntang welding machine generator. So ayan po yung push button switch sa terminal na isa. So naka-ready na po siya. So pag once na pinos po natin itong isa,
itong isa ay itong post button na to, tatawid po rito, tatas na po itong supply dito. Yan, no, mahina lang po. Samantala itong isa ay mataas po. So ito po, nakikita nyo po, 100 volts lang po. So pipindutin ko po itong push button switch na to. Ayan. Kita nyo po yung actual po na naging problema. So sa ngayon po ay nung pinindot po siya ay nakuha 150 na po siya. So ganun po ang naging problema dito sa voltage regulator na to. Thank you.
hanggang dito na lang po ang video kong ito. Sana nagustuhan nyo po. Please like, subscribe na lang po and hit notification bell para sa susunod na mga video. God bless you all po.